Hey everyone, so welcome back to my channel. This is Christian Arsenio. Welcome po kayo sa farm namin dito sa Ka-RTL. Ngayong araw ay pag-uusapan natin, i-explain po natin ang kaibahan ng mash sa layer crumble na layer feeds. At pwede din po natin tanungin kung ano ba ang mas magandang gamitin or saan ba tayo nakaka-afford. Yun, paumpisahan na natin. Marami sa atin ngayon sa Pilipinas ang naghahanap ng affordable na feeds. So, mayroong mga feeds na mash na medyo mas mura kaysa sa crumble, and then meron ding mga crumble na medyo hindi naman ganun kamahal, or konti lang ang diferensya dun sa mash, pero mas maganda yung quality. At meron naman pong mga crumble na mga premium brand na napakamahal or nai-exceed na po yung cost to produce natin sa layer poultry farm natin. So, yun. Right now, ang tanong po dito is mash or crumble layer feeds, which is better? So, we all know half in the world feed mash ang ginagamit nila. So, half ng mga poultry farm all over the world, crumble. So, nahahati po. At meron po itong dahilan kung bakit ganito. So, kung pagbabasihan po natin, yung mga broiler farms or mga grower farms na ginagamit nila, yung mga malalaking farms na grower, per the internet po, mas prefer po nilang gamitin yung mash kaysa sa crumble. Kung bakit? So, sasagutin natin yan. Lalaman po natin yung sagot pag natapos na po natin itong topic na to. So, next one, there is no such a thing as a general consensus when it comes to this issue. Kasi may mga preference po yung mga farms kung bakit nila ginagamit yung mash kaysa sa crumble. And then, meron din ibang preference yung iba na bakit nila ginagamit yung crumble kaysa sa mash. Mash feeds are cheap to produce than crumbles. Yun po ang tandaan natin kung bakit mas mura, minsan mas mura po yung mash kaysa sa crumble, kasi mas cost effective po yun pag ginagawa, kasi ginigiling lang po nila yon, hindi po dumadaan sa pelleting. So yung crumble naman po, dumadaan po yun sa pelleting bago gawing crumble. So yun, pelleting is an expensive operation. So, yung mga farm na may sariling feeding mill or yung mga feeding mill mismo ng mga brand ng mga feeds, eh meron silang pelleting machine para gumawa ng crumble feeds. So, dinadagdag po nila yung cost dun sa mga products nila kung ano po yung ininvest nila dun sa milling factory nila. So, yun. Those who prefer to feed crumble point to the natural habit of chicken to pick larger particles. So, thus separating the ingredients in mash feeds. So, yun. Ang point po dito, pag mash pong ginagamit natin, natural po na instinct yun ng mga manok na pipiliin po nila yung mga bigger particles kaysa sa smaller particles o yung micro ingredients. So, ang nangyayari po doon, iniiwan po nila yung dusty part or yung mga pinong ingredients na nasa feeder nila or yung kasama dun sa feeds. So, ang kalabasan po nun, hindi po nila nauubos yung mga micro or ingredients o yung micro particles na naiiwan dun sa feederer. So, yun po yung disadvantage ng mash. Though, mura po siya, pero may ganitong klaseng disadvantage. Sa crumble naman, hindi po nangyayari yun. Pero may time po na pag once na yung crumble feeds natin is low, parang hindi siya ganun ka-intact or parang soft siya, ang tendency po nun magkaka-powder dun po sa feeder natin. So may mga powdery substance po na eventually makakabigay ng respiratory problems po sa mga manok natin as a whole, sa lahat po sila, kasi yung powdery state po yun ng ingredients or yung ng feeds
naghahalo po yun sa loob ng building natin kung naka-closing po tayo. So even though crumble feed is slightly more expensive, it tends to work best. Yun po, tandaan din po natin yun. So yung crumble po, as per study, it's more effective than layer mask. Bakit? Kasi siksik po yung particles ng feeds doon sa crumble na ano, klase ng feed. So yun kung tatawag natin na siksik or high density or andun na lahat sa isang kung makikita po natin yung crumble na feeds, isiksik po siya, malaki pong particle na andun po lahat yung ingredients sa isang feed. So hindi siya katulad sa mash na separated po yung mga ingredients. So yun, soft crumbles, yung mga soft crumble, all mice diet tend to create too much particles. So yun na sinasabi natin na may mga klaseng crumble na hindi siya ganun kasiksik, medyo soft siya at nag-erode po yung particles niya at nagiging dust. So yun ang nakakasanhi ng respiratory problems or iba pang problema sa ating mga manok. So yun, in layer crumbles, it's important because calcium content are intact and can be eaten easily. So dun sa crumble, alam naman natin na isa sa pinaka-importante ingredients sa feeds natin is calcium content. So yung crumble po, dahil siksik siya, yung calcium content ng feeds andoon talaga. Hindi po katulad sa mash na hindi siya intact kasi hiwa-hiwalay po yung mga ingredients ng layer mash. So dapat nating tandaan na isa sa pinaka-importanting ingredients po sa layer feeds natin is calcium. Kasi sa ibang mga brand ng layer mash, doon po natin nakikita na marami pong nalulumpo or nagkaka-calcium deficiency. Kasi po, hindi po nakakain ng mabuti ng mga manok yung mga ibang particles ng feeds sa layer mash. Intact the feeds, the better the nutrients delivered. Yun po ang tandaan natin. So, crumbles is more intact than layer mash. So, soft crumble tends to erode, yun na nga, and left dust in the federer, giving negative effects to hen's health. So, yun. Yung, sa madaling salita, yung crumbles po, is kung magandang klase siya, hindi yung medyo soft, nade-deliver po niya yung tamang nutrients sa mga manok natin o sa mga layers natin. While yung mga layer mash po is maraming natitira at hindi nabibigyan ng magandang nutrients po yung mga layer hens natin. Yeah. So yun, sana may nabahagi ako sa inyong maganda at sana na nakalaman tungkol sa layer feeds po natin dito sa Pilipinas or sa buong mundo. So nasa sa inyo na po kung kailangan po nating tingnan kung maganda nga ba yung epekto ng kung ano yung binibili natin na feeds para po sa mga layer hens natin. So, dito sa Pilipinas, mapa-layer mashman or layer crumble, nagko-compete talaga ng feeds dahil po sa global crisis po ngayon. So, kailangan natin pagtuunan ng pansin yung health ng ating mga alaga para mabigyan po tayo ng magandang return of investment. So, maraming salamat sa lahat sa panonood. Please do like this video and subscribe to my channel, Christian Arsenio. Maraming salamat sa lahat at happy farming.